Good day mga kabakyard. Welcome nga po pala sa aking YouTube channel. Pag-uusapan nga pala natin ngayon kung paano mag-produce ng isang winning love life at kung paano mapapanatili yung lahing nito. Sa aking munting manukan, simple lang naman yung ginagawa ko para na-produce yung isang winning bloodlines. Pag-usapan natin lahat dyan dito. Pero bago ang lahat, simple lang naman mga kabakyard kung paano tayo mag-produce ng isang tinatawag na bloodlines. Una, siyempre, piliin mo yung talagang bloodlines na gustong-gusto mong paramihin. Yung gustong-gusto mong ibigay. Siyempre, kailangan yung subok na. Yung winner na. Pangalawa, siguraduhin mong yung brood cap at brood hen na gagamitin mo, hindi lalampas ng two-way cross. At kung two-way cross na talaga siya, siguraduhin mo naman na may magkapareha sila ng bloodline. Kagaya nitong hawak ko. Ito is Sweater Gold. Kinocross ko to sa mga brood hen na sweater or sweater hatch. Pwede kang magdagdag ng bloodlines pero wag yung lalampas ng three-way or four-way cross para hindi naman siya maging chapsuy. Pangatlo, i-breed natin sila ng single mating na tinatawag. O yung pagkukulong ba sa kanila para alam mo kung ano talaga yung pinuproduce mong lahi. Para hindi sila nakakaasawa o nakakaasawaan ng iba. Parang ganito. Ganyan. Alam mo kung ano yung pinaproduce. So yun na, nasunod na natin yung tatlong simpleng step. Nakapag-breed ka na, nakapag-produce ka na ng mga stag. Let's say apat na stag sa unang salang mo. Sinubukan mo ngayon yung apat na ilaban. Maganda naman yung naging resulta. Mataas yung winning percentage niya. Bindid mo ngayon ulit ng pangalawa. Yung pangalawa mo, yung mga stags mo na lumabas, mas mataas pa rin yung winning percentage. Inulit mo ulit sa pangatlo, ganun pa rin ang lumabas. Yun, dun mo na siya masasabing winning line. Kasi nga, mula unang breed mo hanggang yung sumunod na mga previous breed mo, nagpapanalo, mas mataas yung winning percentage, matatawag mo na siya na winning line. Para naman ma-preserve natin yung bloodlines niya, mabilis lang din. Siyempre, hindi mo mawawalan ng mapuproduce ka na pulit. Yung mga pulit na yun, ang gagawin mo, ibibreed mo naman siya, ibabalik mo sa tatay. Yung mga stags naman na nagpanalo, ibabalik mo naman ngayon sa nanay. Para mapanatili mo yung pinproduce mo na bloodlines. Kasi nga, habang tumatagal, yung brood cock mo at yung brood hen mo, pag brinit mo sila ng brinit, humihina din yung similya nila. Doon na yung tendency na naglalabas sila ng tinatawag nating reject na stags. Yung halimbawa, mababa na yung stags. Tapos, mas madami pa yung pulit na lumalabas kesa sa mga stags, sa mga kamerel. Kaya kailangan, yung mga anak nila, ibabalik mo talaga dun sa parents para ma-produce mo yung talagang winning percentage ng winning bloodlines na binuo mo. Ganun lang kasimple mga kabakyard. Hanggang sa muli. Huwag niyo kakalimutan subscribe sa aking channel. Thank you.